Good morning. Today is July 17 yan. Mag-isa lang kami ng mga babies. Andun sila Range kasi Jello kasi umaga naman para makapag-stretching sila. Si Mahal pumunta na ang Mindoro. Yun, hinatid ko siya kahapon. Sa terminal lang kasi may work ako eh. Pero hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang busy. Ayan. Tapos in heat. Patapos na yung paglalande ni Mami, pero si Winnie naman ang sumunod. Eh, ang stressful nila i-walking kapag in-heat dahil grabe, as in. Kaya ano, lalo na yung mga lalaki, di ba dati nag-away si Bruce tsaka si Panther. So, ano, kaya isa-isa, babae muna, lalaki, tapos papapasok yung mga babae, tapos mga lalaki naman mo walking. Eh si Winnie, hindi ko ina-walking kasi hindi yun sanay sa leash. Tumatakas. Mamaya, mabuntis ng ibang aso. So, doon siya sa lugar ni Bailey muna naggagawa ng kanyang business. Ganon din naman yung ginawa namin dati. Hindi pa namin sila mapa-spay. Medyo natatakot din ako. Pero alam ko naman safe naman yun. Kaya lang may mga case kasi dati na yung kay Say, yung aso niya parang inano, kinapon. Tapos parang namatay. So medyo natatakot din ako sa ganun. And anyway, kaya pa naman namin mamanage na ganyan. Stressful lang kasi ako lang mag-isa. And ngayon Saturday, kailangan ko mag-work kasi kulang pa ako sa hours. Kasi nung Wednesday, pumunta kami sa kabanatuan, nagpa-swab test si Mahal. So, konting hours lang din ako noon. Tapos kahapon, konting hours lang din. Pero bukas, Sunday, pahinga. Tapos mag-church, online church lang. Anyway, mag-work na muna ako. Ay, grabe. Sobrang init. Lumipat muna ako dito sa kwarto na may aircon. Hindi ko nga lang madala muna yung mga babies dito kasi masikip dito eh. Ang dami-dami namin. Tapos mataas yung kama dito. Baka malingat ako biglang tumalon. Ma-injure pa. Ito, mataas yung kama natin. Anyway, malapit naman na ako matapos, tapos balik na ako dun sa kwarto namin. Hindi ko lang talaga kaya mag-work ng sobrang init. Bukas may darating nagagawa ng aircon na yun. Iniisip ko na palitan yun ng window type eh. Kapag nagawa yun, baka ipalipat na lang namin yun sa sala. Tapos magpakabit kami itong window type kasi para sa akin, mas matibay. Kagaya ito, ang tagal-tagal na, never pa kami nagka-problema. Ay, grabe. Lakas ng hangin. Magandang tanghali. Hindi ko alam kung maririnig nyo ako lakas ng hangin. Uy, si Chloe. Today is July 18. And nakatambay kami dito sa sala dahil brownout since last night, 11 PM. Akala ko mga 1 hour lang yung brownout, pero hindi. Hanggang ngayon, ano na, mag-alas 2 na ng hapon. Tapos trinay namin kaninang madaling araw ni Daisy yung generator kasi nga naisip ko na kung mukhang matagal to. Guess what? Hindi na siya gumagana. Ayaw mag-start. So pinatingnan ko dun kay kuya na gumagawa sa amin dito. Hindi niya kayang gawin. Akala namin yung battery lang. And then nilagay namin yung battery ng kotse. Ayaw. So hindi battery yung problema. So, pinuntahan niya yung binilhan namin. Unfortunately, today is Sunday. Sabi, walang pasok. Pero may nakausap naman siya doon. Bukas daw pupunta. So, brown out. Walang kuryente. Tapos, diba, jetmatic kami. Walang tubig. And, walang generator. Kaya mahal-mahal pa naman. Mahal-mahal si Chloe. Kaya mahal-mahal pa naman ang bili doon. 45,000. Tapos, pumunta rin yung tumingin ng aircon namin. Hindi nga lang niya nagawang maigi kasi walang kuryente. Chinek na lang niya yung mga tubo. May isang tubo doon na actually, hindi ko alam kung ilan ang tubo. Baka isa nga lang. So, barado yung tubo kaya may tumutulong tubig doon sa aircon namin. So, tinanggal na niya yung bara. Pero yung sa issue namin sa remote, baka daw yung receiver ng remote ang may sira. Which is, pinalitan na yon nung February. Online pa in order. Anyway, dito kami ng mga babies.
Si Labrus nasa kulungan kasi, ano, in heat ang mga girls. So, kahit lagyan ko sila ng diaper, baka mag-away-away lang. Kasi last time na may in heat, nag-away si Panther tsaka si Bruce. Dito kami sa sala kasi malakas yung hangin dito. And wala pa akong tulog. Ayan, Chloe. Wala pa akong tulog. Tapos si Daisy hindi naka-work kagabi. So pag wala pa rin kuryente mamayang gabi, sabi ko mag-check-in na lang siya sa pinag-check-in. May napag-check-in na siya dati na 500 for 12 hours. Kailangan lang naman niya mag-work eh. Kasi kagabi absent na siya. Tapos pag bukas wala pa rin, kailangan ko rin mag-check-in sa umaga kasi mag-work ako sa umaga. Pero feeling ko mamayang gabi meron na. Anyway, try kong mag-midlip. So, bumili uli ako ng mga Mighty na products. Napakita ko na sa inyo. Pero yan, repeat customer kami kasi maganda talaga. And Mighty, dishwashing, tapos mga liquid detergent. Yan. Iba-iba yan. Update lang, wala pa rin kuryente sa amin. So, hinatid ko na si Daisy. Ito na yung kanyang hotel room. Yan, simple lang. Tapos, magcha-charge lang ako ito. Sinaksak. Laptop, tablet, tsaka itong gamit kong phone niya. Tapos, uwi na rin ako. And makikiligo rin ako kasi ano lang lalagkit na ako. Eh, wala rin kami tubig, di ba? Although, nakaligo naman ako kasi nag-ipo naman kami. Kaso, ubus na. Naliin na parang nagamit ko na kaninang baka. Maliligo na ako ngayon. Pag wala pa rin kuryente, bukas babalik ako sa umaga. Ano siya, 12 hours dito, 500. 24 hours, 1,000. So, pwede na rin. Breakfast, muesli with almond milk and dragon fruit. Itong dragon fruit, hinarvest ko lang dyan sa gilid. Namunga pa rin siya eh, kaya nakakatuwa. Di ba dati bumili pa kami? Eh ngayon namunga yung aming dragon fruit. Saya. Oh, God. Today is July 20. Pauwi na si Mahala sa plane na siya. Hindi ko siya masusundo kasi may work ako. Pero susundin ko siya sa terminal mamayang hapon. Mga hapon ang dating mo. Breakfast. Kain tayo. Dito ako sa terminal. Sunduin ko si Mahal. Ayan na siya. Yung naka-blue na jacket. Pumasok. Hindi ko napansin. Palabas na. Nakikita ko na yung bag niya. Ayan. Pumukha niya sa likod. Sige. Ha? Oo. Oo nga. Tukpa ako. Baulad kasi yung panahon. Nag-break lang ako sandali para sunduin siya. Tapos, balik na rin kami. Sabi niya, daling ko pa si Chloe. Hindi ko naman narinig. Eh, hindi ko naman nabasa agad yung message. Kaya hindi ko dala si Chloe. Same pa rin ang aking breakfast. Araw-araw talaga ano lang ako. Muesli. And kung anong available na fruit, minsan banana, minsan mango. And dati maka soy milk ako, pero ngayon maka almond and oat milk na ako. Mas gusto ko na sila. Kakatapos ko lang mag-workout, nakakapag-workout na uli ako ngayon na nandito na sa Mahal. Dati kasi hindi, dahil nga asikaso ko lahat yung dogs. So ngayon, nakapag 15 minute workout uli ako. Tapos, after nating mag-breakfast, may mga in-order akong IKEA na Lerberg shelf, yung slim. Meron kami yung dati yung regular size. Pero umorder ako ng slim. Kung, I think may isasama ko dito sa vlog na to, yung nung bumili kami sa salamin sa all home. Yun, so yun yung magiging vanity area namin. Lalagyan ng mga kung ano-ano yung Lerberg shelf and then yung mirror nasa gitna. Bali, dalawang Lerberg shelf. Basta mamaya pakita ko sa inyo. Kailangan ko na rin siyang i-unbox kasi nga kailangan ko na siyang i-receive sa Shopee. Kung hindi automatic siyang mare-receive eh, baka mamaya kulang ng part. So, kailangan ko nang i-assemble na after mag-breakfast. And kain tayo. Kaya pala mas gusto ko na ang oat milk kesa sa soy,
sorry. Yung, hindi ako sure sa calories ng oat, pero yung almond milk, mas ano lower in calories siya compared sa soy. Kagaya yung soy fresh ko dito, 48 calories siya per 100 ml. Pero yung almond milk ko dito, yung nilagay ko dito, 24 lang. Kasi, di ba, nakatipid tayo ng half. Sayang din yun. Kain muna ako. So, ito na yung mga kailangan nating i-unbox. Ito na yung Lerberg shelf. And then, bumili din ako ng stool. Ayan. Buksan na natin. So yan, na-assemble ko na isa. Sobrang dali lang i-assemble. Siguro mga matagal na 10 minutes. Tapos ano to, orig na IKEA. May mga nagbibenta kasi doon ng fake. Pero ano daw, hindi daw sakto yung mga parang tawag ito, screw. Hirap na hirap sila. Kaya sabi ko, makalis ka ng 200. Mahirapan ka naman. Tapos ito, original pang IKEA yan. Ayan. So, assembling ko pa yung isa, tapos may stool pa. White yung stool na in order. Pero, okay. Hindi pa natin nila yung pagbukas eh. Unfortunately, bubuksan ko pa lang sana yung stool. Kulay black siya. So, nag-request kami ng return and refund. So, buti na lang talaga nag-unbox ako today. Kasi hanggang bukas lang yung pwedeng mag-unbox. Tapos, automatic magiging receive na siya. Ay. Kaya yun, lesson din sa akin yung dati kasi yung cover ng sofa na in order ko, hindi ko agad binuksan, yun para kulang. Yun, natuto na ako. Anyway, wala muna tayong reveal ng aming bagong vanity. Hintayin muna natin yung stool tsaka yung mga baskets. Magluluto na ako. For lunch, magluluto lang ako nitong risotto con porcini. Yan, may ano siya, porcini mushrooms. Tapos, nagdagdag ko ng shimeji mushrooms. Nabili ko lang to online sa Shopee. Ito na yung ating risotto. Yan, kay mahal totoong parmesan cheese kasi vegetarian naman siya. Tapos, yan, nilagyan ko na rin ng parsley. Maulan na naman ang panahon. Dahil dyan, gusto ko ng ano, parang arroz caldo. Pero syempre, vegan. Good morning! Today is July 22. Ang gagawin ko ay oats caldo. Yan. Masarap humigop-higop ng parang lugaw. Ito, soba fien, yung gagawin kong parang pinaka, ano natin, laman loob kunyari. Tapos, instant oats. And bawang sibuyas, maghihiwa-hiwa pa ako. So, hiniwa-hiwa ako ng cubes-cubes yung soba fien. Tapos, mapakuluan ko yan sa tubig. Lalagyan ko nito ano, vegan na beef-style stock powder para maglasa siyang beef. Kunyari, wala po itong totoong beef ha, kaya beef-style ang nakalagay. Bale, parang vegan goto pala ang gagawin ko kasi nga, ang imimimik natin is laman loob. Pag arroz caldo, diba chicken yun? So, vegan goto. Ah, ewan. Basta yun. Alam nyo na yun. Mag-harvest lang akong kalamansi. Yan, ito na yung hinarvest kong kalamansi. Konti lang kasi. Ano lang naman. Pang goto lang. Hiwa-hiwa ko na tong mga to. Yan, hiwa-hiwa ko na yung ating mga ingredients. Ito na yung kalamansi. Ready na tayo. Pero prito muna akong mutokwa. Okay, ito na ang aming goto. Kay mahal na egg yan. Tapos, ito naman yung ating tokwa. Gumawa na ako ng sosawan. Wala kami nung ano eh, yung spring onion. Sarap ko sarang. Kain kami. O diba, feel na feel namin yung panahon kasi maulan. Hindi ko alam kung naririnig sa video, pero maulan sa labas. Tikman natin ang ating goto. Yung soba fien. Tikman natin.
Parang siya talaga ano, laman loob. Minus yung lasa, syempre, kasi may malinamnam yung laman loob eh. Ito, paano ko ba i-describe? Yung texture ng laman loob kuha niya. Yung lasa, kung ano yung lasa nung goto natin. Pero masap. Hindi lang ako ng konting vegan patis. Medyo mataba niya. Ang goto naman talaga nilalagyan ng patis. Ito lang. Sarap. Yan, kuha na. Tapos, pepper. Sinakuya, bebe, hindi ko napagtimpla ng patis. Baka natabangan sila. Hindi ko pala nalagyan ng patis mo kanila. Yung gumagawa sa amin. Binigyan ko. Kain tayo. Kakain pa ako ng tokwa. Teka lang, kuha tayo. May kalamansi dito. Kumuha ka na ng kalamansi. Ano ito pa? Rice ba ito? Oats. Kumuha ka na ng kalamansi. Tapos lagyan mo ng... Wala tayong malagkit. Oats. O ano tawag dyan? Oats goto. Hindi siya kaldo kasi ang kaldo diba chicken? Oats goto. Tapos lagyan mo ng kalamansi. Yan ang magdadala ng lasa nila. Ito yung ating tokwa. Dito ka na lang sa ano, tokwa. Tikman natin yung tokwa. Kaya ano? Good morning. Today is June 24. Sobrang maulan. Malapit nang magbaha dito sa amin. Natatakot nga ako baka hindi kami makauwi. Pero kailangan mag-check up ng mga yan. Abilis lang naman. Hindi pa naman tayo abutin. Si Angelo. Dapat nga pupunta kami ngayong SNR Kabanatuan. Pero sabi ko, next week na lang kasi. Baka biglang bumaha, hindi kami makauwi. Ngayon yung kinakabahan ako eh. If ever di kami makauwi, magpapark na lang ako sa somewhere. Tapos magta-tricycle kami papasok. Hindi pa yan kasi hindi pa naman maulan eh. Anyway, tara na. Nasa bed kami. Tapos na kami sa vet. Ganun pa rin. Si Paris, binawasan ng isa yung gamot kasi medyo nag-improve ang kanyang heart murmur, wala na daw. So yung para doon tinanggal na. Pero si Angelo, malakas pa rin yung heart murmur. So same pa rin siya ng gamot. Kung ano yung dati, ganun pa rin. Tapos naglulose nga ng weight si Angelo. So nag-aalala rin sila na dapat wag na siyang mag-lose ng weight kasi baka mamaya kung anong mangyari, makompromise daw yung health niya. Wag naman sana. Ito si Mami, oh, ang hihilig-hilig sa libot, namimintala. Anong meron doon, Paris? Tumaya lang sa loto si Mami, hinihintay ko dito. Nag-hazard muna kami sa gilid. Makulimlim pa rin, umuwi nga kami kaagad kasi baka bumaha eh. Pero parang paaraw na. Yan. Hi, magandang hapon, grabe, nakailip ako. Antok pa nga ako eh. Pero ano, siguro mga 30 minutes ako nakaidlip. Pagod. Today is Saturday. Dapat wala akong work kaso may mga kulang pa akong oras. Iniisip ko kung magtatrabaho pa ako mamaya. Flexible naman yung ano ko eh, hours ko. Anyway, ito na yung ating mais.
shout out tayo, pero tikman ko lang muna kung lagitan siya. Bango. Bango ng mais. Nilagyan ko nga pala ng konting asin yung tubig nung pinapakuluan ko siya. Nagkita nga tapos matamis-tamis. Ang sarap magmerienda kapag naka-idlip, no? Kapag nakapag-siesta sa tanghali. Nainggit pa. Ayan. As in, inaantok pa talaga ako. Shout out ako dun sa last vlog natin. Ewan ko, antok ako. Siguro sa panahon din. Tsaka sa pagod, naghalo-halo na. Dito tayo dun sa huling vlog. Kay Viva Lola Vlogs, hello po sa inyo. Thank you sa laging pananood. Kay Miss Christine V. Servando. Kay Ate Yoli Bautista, hello. Turuan ko daw mag-drive si Bob. Actually, gusto na nga niyang mag-aral mag-drive. Yun nga lang nung nag-pandemic, na-delay. Pag maluwag na uli, siguro. Kay Hey Arnold, hello. Kay Fagus Mundo. Kay Miss Ofelia Vergara. Kay Miss Claire Lucero. Kay Miss Abby Gomez. Kay Miss Amira Santiago, hello. Kay Katleya Arce, ang cute ni Bailey, bagay sa kanya. Nakita ko kay Jenza, may vegan product na rin yung Army Navy. Tingnan ko yan. Kay Miss Mimi Aquino, hello. Taga ano raw siya, San Rafael. Tapos doon din daw siya tumataya ng loto kung saan kami tumaya nung nandan kami. Hello sa iyo dyan. Kay Miss Jane Ayaw. Kay Kim D. Kay Miss Sheila Besite, hello. Kay Ate Beth Cruz, hi. Kay Ate Flor, hello. Kay RN Mamche, hi. Kay Miss May Garcia, yun. At sa ating mga silent viewers, syempre. Pagka-merienda ko, i-edit ko na tong vlog. Kapag sinisipag ako, iniisa-isa ko yung mais kasi ayoko yung messy. Kaya lang, antok ako ngayon eh. May mga packages nga pala akong dumating. Buksan muna natin. No. Diba sabi ko sa inyo nag-aanlay rice kami? So, pangalawang order ko na ito ng 5 kilos. Galing pa to ng ano, ng Bukidnon. Yung mga sellers ng adlay, usually sa Bukidnon. Yung mga farmers, direct talaga sila sa farmers. Ang galing nga eh. Ayan. Aray. Yung same brand. Kasi okay itong pinag-orderan ko eh. Lalagay ko sa link yung description para kung gusto niya rin yung order. Masarap siya. Tapos wala siyang halo. Yung iba kasing tinitinda sa Shopee, nabasa ko may mga nakahaluan ng mga feeds. Ito ano, wala naman kami na experience na may halong feeds. Ay, Adlai. Premium Adlai rice. Guys, may ako at one. Paubos na kasi yung unang order na ganito.
Pero in fairness ha, tumagal yun as in mahigit ano yun. Mahigit isang buwan ata. Parang ganun. Mga ikatry akong mga bagong skincare product. Lux. Sa Lux Organics naman. Actually, lately, nung nagsimula maging kami ni Mahal, medyo tamad na ako skincare, pero tumatanda na ako. So, kailangan mas alagaan ang skin. So, ngayon medyo nag-effort na ako ulit. Pero hindi na ako iinom ng mga whitening products, mga ganyan. Dati diba yun yung mga nire-review ko. Ngayon, more on mga pahid-pahid na lang. Ayoko na ng mga may iniinom. Spray-in ko lang. Naubos na yung Gia Mover ko. Meron pa pero kailangan ko i-refill yung spray. Yung talaga siya ang disinfect ko din. Maganda rin ang Gia Mover. Alam nyo na yun na sabi ko na sa ibang vlog. So, ito yung isa natin itatrial. Lux Organic na Power Glow Essence Toner. Yan. Tapos, itong ano nila. Tawag ito. Aqualock. Basta serum siya. Yan. Para, kaya Aqualock parang mas mamo-moisturize niya yung mukha. Meron ding ano eh. Meron ding tawag ito. Power Glow na serum. Pero parang mas gusto ko to kasi mas moisturizing. Tapos may hyaluronic acid siya. And meron pa akong facial wash dyan. Tsaka ano, meron pa akong para sa mata mga ano naman yun, fresh yung tatak. Sa Watsons ko nabili. Kaya ito lang muna. Tingnan ko nga kung ano itsura. Saan natin? Ganda. Ganda ng packaging ng Lux Organics. Ganda. Mura lang to. Kalimutan ko na yung price. Basta mura lang. Lagay ko na lang din yung link sa description. So, mamaya try ko na siyang gamitin and then update ko kayo. Anyway, may merienda na ako uli. See you guys sa next vlog. Thank you again sa laging panonood.